Magandang araw mga ka-hybrid. For today's video, tatalakayin natin kung paano ang wastong procedure sa pag-prepare at pag-aalaga sa tanim nating hybrid rice. Simula binhi hanggang sa ito'y anihin. Bakit hybrid rice ang ating dapat itanim? Narito yung mga advantages ng hybrid rice. Una, mataas ang ani. Kaya mataas ang kita. Umaabot ito ng 150 to 250 kaban sa isang hektarya. Pangalawa, umaabot lang ng 105 to 115 days bago ito anihin. At yung pangatlo, 118 cm lang ang taas nito. Pang-apat, umaabot sa 12 hanggang 28 na puno sa isang tanim. At panglima, umaabot sa 260 hanggang 450 na butil sa isang uhay ng palay. At yung pang-anim, 27 to 29 grams ang bigat ng isang butil. At dumako naman tayo sa pagpupunla. Paghahanda ng binhi. Una, hatiin sa apat na lalagyan ang 18 kilos para sa isang hektarya. Hugasan at ibabad ang binhi sa loob ng 12 hours at palitan ng malinis na tubig kada 3 oras upang maiwasan ang pangangasim nito. Pagkukulob. Hanguin at ikulob ang binhi sa loob ng 24 to 36 hours, isa hanggang isa't kalahating araw, sa malilim na lugar, panatilihing nakasara ang sako ng binhi. Panatilihin itong mamasa-masa sa pamamagitan ng pagkulob sa tubig ng 5 segundo kada 3 hanggat 5 oras upang maiwasan ang pag-init ng binhi. Pagsibol ng binhi. Hintayin na 85% na ang binhi ang bumuka. Hintayin pumutok at umusbong ang puting ugat bago isabog sa punlaan. Sa punlaan, dapat 400 square meter ang ihanda para sa isang hektarya. Lagyan din ito ng fertilizer sa ikapito hanggang 10 araw. At sa ika 15 days, dapat ganyan na yung itsura ng inyong hybrid rice na punla. Sa land preparation, magpa-araro 2 weeks bago magtanim. Sunod, ang pagsusuyod. Sa pagsusuyod, dapat pinapatag na ang lupa. Pangatlo ay ang paglilinang. Mahalaga na pantayin ang mga hindi patag na lupa sa mga ibang lugar. Gumamit ng wood o tabla sa pagpapantay para maging maganda ang daloy ng tubig. Sunod yung pagpapabunot. Sa pagpapabunot, dapat sa araw na maglinang, isabay na rin yung pagpapabunot. Para maitanim kaagad at maiwasang malanta ang bagong bunot na punla. Sa pagtatanim naman, ideal na sukat pag second crop o tag-araw ay 20 cm by 15 cm ang agwat o layo ng bawat isa. Sa tag-ulan naman, dapat nasa 20 cm by 20 cm ang layo ng agwat ng bawat tanim.
2 cm dapat ang water level pagkatapos magtanim. Paglagay ng fertilizer after 3 days ng pagtatanim. Ulitin ito sa pagitan ng 15 to 20 days. Maglagay ng urea at complete. Mag-spray kung may mga napapansing insekto o mga peste sa inyong tanim para maiwasan ang mga sakit. Sa ika 90 hanggang 100 days, dapat ganyan na yung itsura ng inyong tanim. Susunod na dyan, yung pag-harvest. At yan yung pinakamasayang part ng pagsasaka, mga ka-hybrid. Dahil dyan, malalaman mo na ang iyong kita sa pagsasaka. Dalawa ang pwede mong gawin ka-hybrid. Una, pwede mo nang ibenta sa mga buyer. At ang pangalawa, pwede mong ipadry para mas mataas ang presyo sa mga buyer. Diyan na nagtatapos ang aking vlog, mga ka-hybrid. Kung may mga tanong kayo, pwede kayong mag-comment sa baba at i-subscribe nyo na rin ang aking channel. Pindutin nyo na rin ang notification bell button para ma-update kayo sa aking mga susunod pang video. Maraming salamat!